ngayon na finally, mapapatunayan niya na na inosente siya. Di ba nga ang sabi nila, the truth will set her free. Ate! Wala lang si Don Carlos. Kahit na ikaw na anak niya, hindi mo ko kayang pigilan. Uwi mo yung sinabi mo! Ikaw ang isa sa pinakamagaling na neurosurgeon na nakilala ko. Pero minsan, nagbabago ang galing natin. Depende kung sino ang pasyenteng nasa harapan natin. Kaya mo ba ang operahan ang nanay mo? Kaya ko po, Doc. Ililigtas ko po yung nanay ko. Siguro pinilit ka ni Zoe na sabihin yun, ano? Walang kinalaman si Zoe dito. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Meron akong ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ko. Introducing our patient, Lynette Santos Benitez, 48 years old female. For what procedure po, Doc? Left frontotemporal craniotomy. Evacuation of the epidural hematoma. Doc, any risk of significant blood loss? Approximately 500 ml. Pare, ano yung gusto mong pagawa sa akin? Pare, please. Nahihiyusap ako sa'yo. Ito na yung last na pwede kong pagawa sa'yo. Carlos naman, hindi pa ba enough na pinatuloy kita rito sa bahay ko kahit na alam kong madadamay ako pag nalaman nilang pinatutuloy kita rito? Pare, alam ko naman yun. Pero paano kung makakagalaw wala akong pera? Pare, please. Nahihiyusap ako sa'yo. Kapag nakuha yung pera sa safe, makakagalaw na ako. Makakatulong yun. Okay. Okay, fine. Ano kailangan itong gawin? Ito yung susi ng opisina ko. By 3 p.m., umaalis yung sekretary ko. So, after nun, pwede ka nang pumasok sa opisina para kunin yung pera na natagot sa safe. Ito naman yung number combination ng safe ko. Pare, huwag ka lang magpapalat, ha? At huwag kang papahuli. Hindi ka naman napagdududahan, eh. Kasi affiliated ka ng East Ridge. Pare, maraming salamat. Bakit si Annalyn ang mag-opera kay Lynette? Nasa operating room na sila, eh. RJ, kaya na ni Annalyn yan. Huwag kang mag-alala. Alam ko. But emotions can get the better of us kahit anong kakayanan natin. RJ, don't get me wrong, no? Pero matagal ka na kasi hindi nag-opera, eh, di ba? Alam ko naman yan. Kaya lang, marami akong kakilalang magagaling na doktor na hindi nila kaya operahan ang mahal nila sa buhay. Magaling naman yung anak mo, eh. Parang pinagdududahan mo pa siya. Hindi ko siya pinagdududaan. Worried lang ako. Kalma tayo, ha? Huwag tayong magpangayan. Ipagdasal na lang natin na maging successful yung operasyon ni Annalyn sa kanyang nanay. At sigurado akong hindi pababayaan ni Annalyn si Lynette. Nasa mabuting kamay si Lynette. Wrong timing lang talaga. Habang abala si Annalyn sa nanay niya, mukhang siswertihin naman si Moira. Yun ang dapat natin problemahin. Hindi papayag si Ate Giselle na makalaya si Moira dahil lang sa statement ni Dax. Excuse me. Diba si Doc Carlos yan? Kasama niya si Balahadia, yung isa sa mga sospek sa pagkidnap kay Sir Pepe. Magkasama sila dahil magkasabwat sila. Magkakilala si Balahadia at si Doc Carlos. This is impossible. Yan ang hirap sa atin, ma'am, eh. Nasa harapan na natin yung gusto nating makita, ayaw pa natin makita. Paano mo nakuhanan ito? I'm still confused. Kuha yan doon sa hideout kung saan namin tinatago si Sir Pepe. Magkasama kami ni Balahadia nung dumating si Don Carlos.
Nasaan si Zoe? Magandang gabi, Doc. Doc, sendya na. Hanggang dito na lang kayo. Si Zoe nasaan? Kailangan ko siyang magamot. Bawal ho kayo sa loob eh. Baka makita kayo ng matandang tanyag. Dax, kapkapan mo na nga yan. Kailangan ba talang gawin yan? Siyempre, Doc. Mahirap na. Hindi namin alam kung nasa utak mo. Magandang souvenir to. Nung gabing yon, nagdala si Doc Carlos ng mga medical supplies para gamutin ang sugat ni Sir Pepe. Hindi totoong galing sa girlfriend ko yun dahil gawa-gawa ko lang yun para pagtakpan si Sir Pepe. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Unang-una, wala naman silang pinag-away ni Papa kasi hindi sila magkakilala. They're not even close. Wala naman pakialam ang Papa ko kay Carlos. Walang motibo para gawin ni Carlos yun sa Papa. Hindi ako naniniwala sa'yo. At higit sa lahat, ito ang tatandaan mo. Hindi naman tangihin si Robert eh. Magtatanong at magtatanong ang mga yan. Maliban sa mga ebidensyang ilalabas mo, kailangan malinaw ang motibo ni Carlos para gawin yun sa matanda. Eh, ano nga bang motibo ni Doc Carlos? May naisip ka na ba? Ito ang sasabihin mo. Alam ko ang dahilan ba't ginawa ni Doc Carlos yun. Nung nalaman ni Sir Pepe na hindi maganda ang trato ni Doc Carlos kay Doc Annalyn, pina-background check niya si Doc Carlos. Na-discovery ni Sir Pepe na kasal pala si Doc Carlos kay Erin. Kinumpronta ni Sir Pepe si Doc Carlos. Hindi nagustuhan ni Doc Carlos yung mga pagbabanta ni Sir Pepe. Kaya inutusan niya kami ni Balahati na kidnapin si Sir Pepe. Hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. I don't easily fall for traps. Especially kung yung trap, maraming butas. Kasi ako lang masasaktan. Kung marami kang napapaniwala sa bago mong kwento, ako hindi. Dahil naniniwala ako na may dahilan sa bago mong kwento. May backstory ang bago mong statement na aalamin ko. I'm watching. Nurse Ning, nabalitaan mo na ba yung nangyari? According to Nurse Karen, dinala daw sa ER si Aling Lynette at kailangan daw operahan. Malamang nga inooperahan na ngayon yun. Ha? Naku, sana hindi naman ganun kalala yung case ni Ma'am Lynette. Naku, sobra siguro siyang na-stress dun sa mga pinagdaanan niya kay Doc Carlos, no? Ay. Nurse Ning, di ba si Dr. Romualdo yun? Siya yung sobrang close na friend ni Doc Carlos. At ano kayang ginagawa niya dito? Dr. Meneses, Dr. Santos, Dr. Patricio, initial counting of instruments and sponges are complete po. You may now proceed with the operation. Knife, please. Santos, are you okay? Doktora, kung hindi mo kaya, magsabi ka habang maaga pa. Ipapataw ko si Dr. Antonio. Basta katabi ko po kayo. Napakagarap ng tulog ko.
I love my life. And then I love you, Nay. I love you, ano? I love you. Nay, huwag niyo po isipin yun. Matutupad po ang pangarap ko dahil sa'yo. Magiging neurosurgeon po ka, Nay. O-operahan ko pa po yung kilikili niyo, di ba? Ayoko magpa-opera kung saan-saan. Tsaka isa pa, may kiliti ako sa kilikili, di ba? Basta, Nay. Aalagaan ko po kayo. At sisiguraduhin ko na makukumpleto yung mga sayo ng gamot nyo para hindi na po kayo magkasakit ulit. Promise, Nay, gagaling po kayo. I got you! Kama dito. Para sa ito, pinagawa ko sa ninang Diyosa mo. Doktora Santos, Nay, ang ganda po. Salamat po. Ako nga po pala si Doktora Santos. May kailangan po ba kayo? May masakit po ba sa inyo? Doktora Santos, masakit po yung kilikili ko. Pwede po bang pakioperahan po ninyo? Sige, uoperahan ko yan. Saan bunda? Dito. Ay, sorry po, Nay. Ayan. Mabuti naman na patawad. Si Nanay talaga yung pinaka-inspirasyon ko. Lagi siyang nandyan para sa akin kapag may problema ako. Lagi niya pinaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Kaya, Nay, thank you po. Mahal na mahal po kita. I got you, Nay. Cut the settings in suction, okay? Okay, let's start. Kamusta na si Tita Lina? Tapos na ba yung operation? Yeah.
Sorry, nag-hypotension na po yung pasyente na. Nurse pa. Fast trip 200 ml plane in SS. Standby inotropes and prepare to transfuse blood. Doktora Santos. Sorry po, Doc. That was insubordination. Hindi ko lang po napigilan yung sarili ko. Carry on the orders of Doktora Santos. Stop! Yes, Doc. Kapit lang, Nay. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Nandun pa yung laboratory. Uy, Doc Lindon! Yes? Doc Lindon, alam mo ba nandito si Doc Romualdo? Bakit? Anong meron kay Doc Romualdo? Eh, yun na nga yung pinagtataka ko, Doc. Wala naman kasi siyang mga pasyente dito. Kaya inisip ko, baka yung mga pasyente ni Doc Carlos sinilipat sa kanya? No, but that's impossible, Ning. Kasi si Doc Ferrer ang may hawak ng lahat ng pasyente ni Doc Carlos. Ah? So, wala siyang pasyente dito, Doc? Eh, anong ginagawa niya? Hindi kaya dahil kay Doc Carlos kaya siya nandito? Pero, alam mo yun, naisip ko lang naman, feeling ko lang naman, kasi sa mga nangyayari ngayon, di ba? I have to go, Nim. May pupuntahan lang ako. Ah, sige, Doc. Hello? Hello, my dear husband. Moira? Mabuti naman at kilala mo pa rin ang boses ko. Alam mo, dapat siguro sanayin mo na rin yung sarili mo dahil malapit na ang panahon na makakasama mo na ulit ako. Narinig mo naman siguro ang sinabi ng inyong star witness, di ba? Hindi mangyayari yun. At ano naman ang gagawin mo, Robert, ha? Pipigilan mong lumabas ang katotohanan? I am innocent. Nagsalita na si Dax, wala akong kinalaman sa nangyari sa papa mo. Alam mo, malapit na ang panahon na makakalaya na ako dito at makakabalik na rin ako sa dati kong buhay. And most especially, makakabalik na ako sa'yo. Hindi ko nahahayaan na maging parte ka ng pamilya ko. May I remind you that I am still your wife. Isa pa rin akong tanyag. Not for long, Moira. Hindi ako makapaghintay na matanggal yung apelyido ko sa pangalan mo. You don't deserve my family name. Robert! You know what? Wala akong panahon sa'yo. Dahil mas may importante akong bagay na iniintindi. Lynette is in the operating room and she's my priority right now. So kung bored ka, huwag ako ang tawagan mo. Inooperahan si Lynette? Doc Denise, have you heard? Lynette is undergoing an emergency craniotomy in Apex as we speak. Huh? Ano nangyari? Hindi ko pa alam ang full details. Tinawagan lang ako ni Doktora Minor about it. Alam mo, Doc, gusto ko sana pumunta sa Apex at makibalita doon. But I have to attend to the admission of General Macaspac's granddaughter. Hindi ako makaalis eh. If you want, I can go there. Are you sure? Doc, ando si Michael. And I don't want to put you in an uncomfortable situation. Doc Katie, it's okay. Nag-usap na kami ni Michael. And besides, friend ko naman si Lynette. And I'm going for her.
hindi para kay Mike. Sa update mo ako pag lumabas na yung results kasi may mga asikasuhan pa ako eh. Lalabas na yung mami ko eh. Okay, thank you. Sobrang busy mo the whole day. I'm so amazed. Madami kang ganap. Pwede ba, Justine? Back off. Nasa OR si Tita Lineth. What? What happened? She's undergoing a craniotomy. Why? Why don't you find it out yourself? Be a dear sister naman kay Annalyn, kahit kaplastikan lang. Justine, I am genuinely concerned about Tita Lineth. Then prove it. Hindi yung puro ka pag-aasikaso sa paglabas ng mommy mo. Alam mo, Zoe, mag-ingat-ingat ka kasi baka hindi mo namamalayan. Ikaw na yung nagbibigay ng hint sa amin na tama yung hinala naming lahat sa'yo. So be careful. Alam mo, wala na akong magagawa kung destiny na mismo ang gumagawa ng paraan para makalaya ang mami ko. Because I know in my heart that she is innocent. Then your heart is a one big fat liar. Justine, hindi ka ba napapagod? Ikaw na nga mismo, di ba, nagsabi na madami nangyayari dito sa ospital? Nakakapagod yung ginagawa mo. Nang i-interrogate at nakikiepal sa mga employees at staff dito sa ospital. Why don't you take a break? Sige ka. Baka mamaya ER again din. Once na malaman ko na may kinalaman ka sa ducks na yan, ikaw ang gagalit sa ER. So see you there. Kamay na namin kayo mga kapuso mula sa puso ng reigning at number one daytime show sa Afternoon Prime. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal sa Abot Kamay na Pangarap. We got you! Hello, Carlos. Nagawa ko na pinapagawa mo. Nasa akin na. Bibigay ko na lang sa'yo. Sige na. Sige na. May kausap siyang Carlos. Hindi kasi Doc Benitez yun. Why did you do that? Alin? You bailed me out. Sana hinayaan mo na lang ako? Hindi ko naman hiningi tulong mo eh. Pero Harry, I promised your dad that I will take care of you. Hello, Carlos. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Walang pwedeng makakita sa'yo. Ray, Annalyn,
How was the operation? Annalyn, ano na nangyari?